we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Balitang Amianan. Pasantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako si Joan Punsoy. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Jasmine Gabriel Galban. Patay sa pamamaril ang isang tindera ng empanada sa Kabugaw, Ilocos Sur. Pangalan ng umano'y suspect na bigkas daw ng biktima bago malagutan ng hininga. Nagka-alerto Ivy Hernando. Naglalakad daw noon ang tindera ng empanada na si Jovita Baklig, 47 anyos, kasamang anak, papunta sa tindahan di kalayuan sa kanilang tahanan sa Barangay Pugos, Kabugaw, Ilocos Sur, para sana magpa-load ng kanyang cellphone nang bigla na lamang siya ang pagbabarilin. Dinala pa sa paggamutan ang biktima pero kalaunay binawian din ng buhay dahil sa tama ng anim na bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ligtas naman ang anak. Sa investigasyon, nakita ng anak ng biktima ang suspect na si Emilio Baklig alias Dong, na bayaw din ng biktima. May nai-record din umunong usapan ang biktima at isang anak nito habang nag-aagaw buhay. Dali makadanan din yung mahuganin. Exacto dito pa nagpaltapaltog na dito. Timari di kapsat ko na panag-rolling. Yam-yaman yung milang ko. Nibagan yung mama ko kaila ka din anagan. Pero giit ng sospek. Dakam di ibalay ma'am. Buibuya ka ma'am bagot ko ma'am. Dadaputok ma'am. Limbar kami ma'am. Oo, matiririn ka niya na ma'am. Balang may alita na sila na dati. At tapos tayo pinagsasuspisyan ditong biktima na siya yung nagbibigay ng impresyon dito sa mga illegal activities nila. Ang tinutukoy ng pulisya ay ang unang nang naaresto na kapatid ng suspect dahil sa illegal na droga. Sa ngayon, di pa tukoy ang ginamit na baril. Isa sa ilalim sa paraffin test ang suspect. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Isang bagong silang na babaeng sanggol ang itinapon sa basurahan ng Maxicar Village, Luwakan Proper, Baguio City. Inilagay ang sanggol sa shoebox na balot ng malaking paper bag. Nakakabit pa ang umbilical cord o pusod ng sanggol. Dinala pa sa ospital ang sanggol pero nangingitim na at wala ng pulso. Inimbestigahan ng pulisya kung sino ang nagtapon ng sanggol sa lugar. Kasong infanticide at abortion ang isasampa sa sino mang mapatunayang nagtapon sa sanggol. Kumukuha kami pa ng CCTV doon sa area na yun. Kung may nakakakilala sa nanay, maaari ay pumunta sila dito sa Station 4 or tumawag sila para makipagtulungan para bigyan natin ng hustisya yung pagkapatay ng baby. Apat na panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Mangaldan, Pangasinan. Karamihan sa mga aktibong kaso nasa ospital pa rin. Narito ang report. Apat na panibagong COVID-19 cases ang naitala sa Mangaldan, Pangasinan. Umabot na sa 321 ang kabuuang kaso sa bayan, ginagamot sa mga paggamutan ng karamihan sa active cases. May i-recover kami, may papalit din. So hindi talaga kami bumababa. Nananatiling asymptomatic ang mga detainee sa Mangaldan Police Station na nagpositibo sa rapid antigen test. Under monitoring pa rin sila, ma'am. May makita na symptoms, yun na siguro baka magpapa
request kami. Tuloy-tuloy ang panawagan ng health authorities sa publiko na sundin ang minimum health standards, lalo pat patuloy pa rin na tumataas ang kaso ng COVID-19 dito sa bayan ng Mangaldan. Samantala, dalawang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Dagupan City. 1,402 na ang kabuuang COVID-19 cases sa lungsod, 67 ang active cases. Dalawang panibagong kaso rin ang naitala sa Calasiao, umabot na sa 435 ang kabuuang COVID-19 cases sa bayan, 31 ang aktibong kaso. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Bilang ng mga fully vaccinated sa bansa, umabot sa halos 250,000 individual, katumbas ng 14%. Sundan sa report. Nasa 14%, katumbas ng 246,986 individual na kabilang sa priority list ang nakumpleto ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Base yan sa tala ng DOH Central Office. March 4, 2021, nang unang dumating ang COVID-19 vaccine sa Rehiyon 1. March 5 naman, nang unang isagawa ang pagbabakuna sa Rehiyon. 79,322 ang total population para sa priority A1 group. As of April 28, 2021, nasa 60% o 47,367 na kabilang sa priority A1 group ang natapos na sa first dose, habang 21%, katumbas ng 16,637 naman sa kanila ang natapos na sa second dose. Kabilang sa nakatanggap ng second dose si Cheryl, midwife ng birthing facility sa Calasiao. Napaliwanagan na mabuti, so gumayag talaga. Accepted naman na. Sa ngayon, nasa A2 priority group pa lamang ang Rehiyon 1. 575,674 ang target sa A2 priority group, kung saan kabilang mga senior citizen. 4,202 ang nabakunahan na ng first dose at wala pang umuusad sa second dose. Ang tanging nag-limit lang naman po sa bilis ng ating vaccination is yung supply. So kapag mas maraming supply, siyempre mas inaasahan po natin na mas bibilis yung pagbabakuna ng ating mga NGO. Sa kabila raw ng mabagal na pagdating ng mga bakuna, tiniyak ng DOH na walang dapat ipangamba sa second dose ng mga nabakunahan na sa first dose. In fact, hindi po natin ginalaw no, yung for second dose ng mga nabakunahan na ito po ay nakastore dito sa aming cold storage. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Simple at makabuluhang selebrasyon ng Bangus Festival isinagawa sa lungsod ng Dagupan. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Si Jay, sa pagdiriwang ng Bangus Festival 2021, siniguro ng otoridad na nasunod ang safety and health protocols. Malakas na tugtog ang sumalubong sa mga Dagupenyo na hudyat ang pagdiriwang ng Bangus Festival 2021. Nag-alin ng pagkilala ang ilang grupo ng musikero para sa selebrasyon ng Bangus Festival sa gitna ng pandemya. Sinunod nila ang umiiral na health at safety protocols. Kami po'y nagsama-sama para sa ikakaunlad ng aming samahan. At siyempre, ang aming samahan din together with the city mayor para sa ating pagsilibra ng itong Bangus Festival. Ayon sa lokal na pamahalaan, simple lang pero makabuluhan ang pagdiriwang ng Bangus Festival 2021 dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19. Because we are in the middle of this pandemic and that we are under MGCQ, we cannot celebrate Bangus Festival as perhaps we would want to. Because there are restrictions in terms of mass gathering. Bahagi ng selebrasyon ang pamamahagi ng libo-libong bangus fry sa mga mangingisda mula sa mga island barangay. Nagpakawala rin na bangus fingerling sa mga kailugan ng lungsod. Regulated yung ating supply and demand, no? Dahil nga dito sa maigting na kampanya sa laban doon sa mga ibang bangus na hindi Dagupan. Hindi man magarbo ang pagdiriwang ng kapistahan, ang importante raw ay inalala ang bangus na bahagi ng pag-unlad at kasaysayan ng Dagupan City. Si Jay, layon din ng LGU sa pagdiriwang ng Bangus Festival 2021 na protektahan pa ang kalidad ng Dagupan Bangus. Ayon naman kay Mayor Brian Lim, gagawing en grande ang selebrasyon ng Bangus Festival kapag nasugpo na ang COVID-19. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pagnanakaw ng lalaki ng cellphone sa isang tindahan sa Baguio City, sa pool, sa CCTV camera. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagpasok ng isang lalaki sa isang tindahan sa Barangay Irisan, Baguio City. Pabalik-balik at tila may hinahanap ang lalaki. Maya-maya pa, nakita ng lalaki ang nakalapag na cellphone sa ibabaw ng aparador. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang tuluyang pagtangay sa cellphone. Kasi ginagamit po yung sa pag-Google Classroom niya. Nandun po lahat ng mga files ng sa mga modules niya. Kaya po talagang nakakapangunayan na makuha po. Parehong lalaki rin daw ang nanloob sa isang bahay sa Barangay Sanitary Camp. Sa mga larawang hango mismo sa kuha ng CCTV camera, may kita ang lalaki sa kalsada. Ayon sa may-ari ng bahay, cellphone at pera ang tinangay sa harapan mismo ng kanyang mga anak. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang may-ari para sa kanyang seguridad. Iniimbestigahan na ng otoridad ang dalawang insidente ng pagnanakaw. Tuloy-tuloy po ma'am yung buwan natin, yung foot patrol natin, mobile patrol. 24 hours umiikot po yung mobile po natin para magbantay po sa komunidad. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ilang lugar na sakop ng DECORP nakaranas ng power outage matapos pumalya ang Labrador substation ng NGCP. May ulat si Russell Simorio. Dismayado ang ilang netizen na consumer ng Dagupan City Electric Corporation dahil sa naranasang power outage sa gitna ng mainit na panahon kahapon. Apektado ang ilang negosyo. Siyempre, mainit. Dapat palaging may kurente. Malaking problema yan, lalong-lalo na pag kami mga estudyanteng kailangan yung kuryente. Ayon sa DECORP, naapektuhan ng power outage ang ilang lugar sa Dagupan City, San Fabian at Calasiao matapos pumalya ang 69 kV line substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa Labrador. As per protocol, kailangan namin hanapin kung saan yung fault. Mahaba kasi yan eh, from Calasiao to Labrador, mga around 30 kilometers yan na linya. Inaalam pa ng National Grid Corporation of the Philippines ang dahilan ng naging problema sa Labrador substation, pero isolated case lang daw ito. Tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa kabila ng tumitinding init ng panahon. Naibalik na ngayong araw ang supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng DECORP. Well, as usual, stable and reliable pa rin po yung mga transmission lines ng NGCP. Yung wala po tayong nararanasan na rotating power interruption. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan. Pagpapatupad ng fare matrix sa mga pumapasadang tricycle drivers sa Mangaldan, Pangasinan, pansamantalang inihinto. Naritong report. Hindi muna sinusunod ang fare matrix sa mga pumapasadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Kontrata system ang ipinapatupad ng mga tricycle driver. Para sa ilang pasahero, may kataasan ng 40 pesos na minimum fare sa kontrata system. Kaya ang ilan, mas pinipiling maglakad, lalo na kung malapit lang ang pupuntahan. Gaya ni Aling Anesita na mula sa Palengke, naglalakad na lang pauwi sa kanilang bahay sa Barangay Gigilunan. Lalo na walang hanap buhay ngayon. Minsan magtipid, maglakad. Exercise na rin. Pwede pang tumaas ang pasahe kung malayo ang destinasyon base sa mapagkakasunduan ng driver at pasahero. Yun ang ano nila madam eh, sa munisipyo, yung usapan na 40 pesos kada biyahe. Balik, 20 pesos. Ayon sa mga tricycle operators at drivers, bago ipatupad ang kontrata system ay nagkaroon ng public hearing at konsultasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at maging ng mga pasahero. Mostly, ang nakipagkukontrata kasi is yung mga passenger. Kung payag naman yung driver, okay lang. Ang hindi lang pwede doon kung hindi alam, hindi papayag yung passenger. Ipinapatupad ang kontrata system dahil sa one passenger policy ngayong may pandemya. Sa oras daw na bumalik na sa normal ang sitwasyon at pahihintulutan lang 3 passengers sa kada sasakyan, ay muli nang ibabalik ang 10 pesos na minimum fare sa mga tricycle. Kasama si Daryl Peralta,
Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. COVID-19 cases sa buong mundo nasa mahigit 149.2 million na. Alamin sa report. Pumalo na sa 149,242,187 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Nasa 86,573,670 ang recoveries at 3,147,016 naman ang namatay. Nakapagtala ng 8,276 new COVID-19 cases ang DOH ngayong araw, kaya umabot na sa 1,028,738 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 69,354 ang aktibong kaso, 942,239 ang recoveries at 17,145 ang nasawi. Simula sa unang araw ng Mayo, muling isa sa ilalim sa GCQ ang Baguio City, kabilang ang Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Umabot na sa 695 ang new COVID-19 recoveries sa Cordillera Region. Kabilang dito ang 200 na pasyente mula sa Baguio City. May 7,447 cases naman sa Benguet. Magsisimula sa May 1 to 14 ang pagpapatupad ng modified ECQ sa Bulacan sa Region 3. Ipatutupad din ang MECQ sa Abra sa buong buwan ng Mayo, maging ang Santiago City at Quirino sa Region 2. Samantala, umabot na sa 10,916 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. Kabilang dito ang 4,441 cases sa Tarlac. Pumalo na sa 270 ang bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Cagayan. 92.22% sa mga ito ay local transmission. May 30,818 cases naman sa Region 2. Pinakamataas ang kaso sa Isabela, habang 1,677 naman sa Quirino. Umabot na sa 14,526 ang kaso ng COVID-19 sa Region 1 matapos makapagtala ng 122 bagong kaso. 5,994 na ang positibo sa Pangasinan, 1,402 naman sa Dagupan City. Sa kabuuan, umakyat na sa 133,922 ang COVID-19 cases sa North Central Luzon. Russell Simorio, Balitang Amianan. Pagtatanim ng mga gulay at fruit-bearing trees sa bakuran mas epektibo para may mapagkuhanan ng pagkain ang mag-anak. Silipin sa report. Nakibahagi na rin ang Kalasyao Police Station sa community pantry kung saan sila namahagi ng mga food pack sa mga residente sa bayan. Ilan lamang dito ang mga gulay, bigas at ilang grocery items. Ito pong barangayanihan or barangay, kapulisan at of course yung komunidad. Unang-una po para sa crime prevention, PNP support ng atin pong community sa kapulisan, ginagawa na po natin. Kasi mahirap ngayon maghanap buhay, madam. Kaya itong nangyayari, alas hindi kami makalabas ng mga senior, bawal. Mga vegetable at fruit-bearing trees ang pinaparami para muling may pamahagi sa mga residente sa bayan. Malaking bagay daw ang pagtatanim ng mga halaman para sa food sustainability ngayong may pandemya. Nung nagkaroon ng pandemic, nakita natin yung importance ng mga agricultural supply, like yung mga pangunahing pangangailangan natin. Sakali raw kasing wala ng community pantry, may pagkukuhanan pa rin ng pagkain sa bakuran kung may tanim na mga gulay at prutas. Bagay na nasimulan na ni Aling Meli. Ay importante po dahil nakakabawas na po ng bilhin mo pagpunta ng palengke. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan.
Mga kapuso, patay ang dalawang umunitulak ng ilegal na droga sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Nueva Ecija. Nakatunog umano ang target na si Krish Ford Mendoza na pulis ang kanyang katransaksyon sa Barangay Barrera, Cabanatuan City. Nakuha ng pulisya sa napaslang na suspect ang aabot sa mahigit 30,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu, baril at mga bala. Napatay din si Renzi Boy Valencia kung saan nakuha sa kanyang kustodiya ang isang sachet ng hinihinalang shabu, Magnum 357 revolver at magazine ng baril. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Pakikita natin na ang pattern ngayon kasi ng buy-bust operations ay nagkakaroon na ngayon ng pagiging matalas ng mga nagbebenta ng shabu. Kaya ako sinabing matalas kasi ano na ito, mga naniniguro na sila at may mga dala ng baril. Rider na pauwi na mula sa trabaho, nasalpok ng isa pang rider sa Bantay, Ilocos Sur, patay. Nagka-alerto Ivy Hernando. Patay ang rider ng motorsiklo na si Ruben Riolicchio, 31 anyos, matapos makasalpukan ng isa pang rider ng motorsiklo sa Barangay Balaling, Bantay, Ilocos Sur. Pauwi na sana mula sa trabaho ang biktima na mangyari ang aksidente. Si Ruben Riolicchio about to cross the National Highway. So timely naman na approaching si Emerson, nag-salpukan po sila sa... Kakaasin na ito na kumam. Trabaho ko na, aluringan ang trabaho ko na palakastat yung napasama kanya na matunan. Matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Ligtas ang isang rider. Gisakan na, ma'am. Natukul. Yay, dadaw na rin kayo. Wa. Wala pang pag-uusap ang magkabilang panig. Paalala ng pulisya, doble ingat sa pagmamaneho lalo na sa National Highway at laging isaalang-alang ang defensive driving. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. 47% ng populasyon sa Pangasinan nakapagparehistro na para sa National ID. Silipin sa report. Oktubre nung nakarang taon nang isagawa ang pilot ng National ID System sa bansa na sa 250,000 total population mula sa datos nung nakarang taon ang natapos na sa first step ng National ID System sa probinsya ng Pangasinan. Pero 47% o katumbas ng 126,197 population pa lang ang natapos sa step 2. Kukunin na dito yung biometric nila, or fingerprints, yung iris scan at saka pipicturin na sila. Kabilang sa nagproseso ng kanyang National ID si Rachel. Naranasan ko din yun, mahirap yung wala kang voter's ID, wala kang UMID ID kasi nagbalik bayan ay FW ako dati. Ngayong Enero hanggang Marso, karagdagang 423,000 population ang natapos na sa step 1. Ang bawat registration kit ay kayang magproseso ng 45 hanggang 65 na individual. Ayon na rin sa PSA Pangasinan, meron pang karagdagang registration kit na darating para mas mapabilis ang proseso. Kasalukuyang may 102 registration kit ang probinsya, 165 registration kit ang inaasahang darating sa susunod na buwan. Naisumiti na raw sa central office ang impormasyon ng mga natapos na sa step 2. Sa ngayon, wala pa raw dumarating na ID. Nakadepende rin umano sa central office ang pagdating ng National ID. Samantala, magsisimula na sa April 30 ang online registration ng National ID. Bumisita lamang umano sa official website o social media account ng PSA Philippine Identification System para sa link nito. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Para sa mas mabilis at ligtas na pagproseso ng Travel Authority Online para sa mga local travelers, nakatakdang ilunsad ang tinatawag na ESPA sa buong Pangasinan, kahit pa ipinatutupad na ito sa ibang bayan sa lalawigan. Alamin sa report ni King Guevara. Malilimitahan na umano ang pagpasok ng mga bisita sa lalawigan ng Pangasinan at tanging essential travelers lamang ang maaaring pumasok. Sa tulong ng S-Pass o Safe, Swift and Smart Passage, mas mamamonitor umano ang lahat ng mga non-essential travelers at tapor na papasok sa lalawigan. Mga LGUs po yung mag-assist sa kanila sa mga requirements na gagawin. Kailangan munang gumawa ng account sa spass.ph at i-fill out ang mga kailangang impormasyon. Sunod na mag-login at mag-apply ng travel documents at hintayin ang approval na tumatagal umano ng ilang araw. Mas maganda pong masumigpit sila kasi para mabawasan po yung cases ng COVID
at mapanatili po natin yung safety ng karamihan. Bagamat may 20 LGU sa Pangasinan na nagpapatupad ng S-Pass, ayon naman sa provincial government, wala pang abiso kung kailan ang implementasyon nito sa buong lalawigan, habang patuloy ang orientation sa ilang pambayan. Nasa 69% o 83 na probinsya naman sa bansa ang nagpapatupad dito. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Matapos ang pagkakadiskubre ng fossils ng higanteng cloud rat sa Calao Cave sa Cagayan, marami pang mga unang natagpuan dito kabilang ang endemic na usa, baboy, dwarf, buffalo at iba pa. Ayon sa Cagayan Provincial Tourism, kaugnay sa ulat ng University of the Philippines sa kanilang pinakahuling kumpirmasyon sa fossils ng cloud rat sa Calao Caves, nahukay at nadiskubre ang tatlong uri ng malaking daga, kabilang ang Crateromys, Carapomys at Batomys. Ang mga nahukay ay mga molar fossils o ngipin na mga nabanggit na uri ng daga. The same hukay po nila na hanap ito eh. Parang kasakasama ni Homo luzonensis itong extinct na mga daga noong araw, 67,000 years ago. Longest running review show na Pop Talk mapapanood na ng 9:50 ng gabi tuwing Sabado bago ang GMA Regional TV Weekend News. Alamin sa report ni Claire Lacanilao. Fun and excitement never ends sa bagong time slot ng paboritong review show ng bayan, ang Pop Talk. Pop Talk ngayong Sabado, May 1 sa bago nitong oras na 9:50 ng gabi bago ang GMA Regional TV Weekend News sa GTV. Makijamming tuwing Saturday night kasama si Tony Petgaba na tiyak ipapasyal kayo sa pop na pop na food trip, summer pasyalan at ibabahagi ang mga patok na latest gadgets ngayong new normal. We make sure na may balanse, may tamang balanse ang aming mga programa. So we try to make it all encompassing. So hindi lang malala, mga rich na mga putahe ang aming ipakikita, mayroon din kaming kabig. Sabay-sabay tayong makipop of love sa mga all-new episode na hati ni Kuya Tony Pet sa kanyang mga pupuntahan. Kaya mga kapuso, huwag nang palampasin ngayong Sabado ang kakaibang trip kasamang Pambansang Review Authority na talagang magbibigay ng impormasyon at kasihan sa inyong gabi, ang Pop Talk. Mga kapuso, si Kuya Tony Pet ito. Iniimbitahan ko kayong manood ng Pop Talk tuwing Sabado pa rin sa ating bagong-bagong time slot 9:50 PM sa GTV. Pop to pop kayong tunay! Claire Lacanilao, Balitang Amianan. Isang Kapampangan pasok sa Guinness World Records na may pinakamaraming koleksyon ng fast food toys. Atin siyang kilalanin sa report. Tila mapapa-throwback ka sa iyong childhood memory sa fast food toy collections ni Percival Luge ng Apalit, Pampanga. Taong 2014 nang masungkit ni Percival ang titulo sa Guinness Book of World Records na largest fast food toy collection. 7 taon na niyang hawak ang titulo at nadaragdagan pa ang kanyang koleksyon. Halos 5 dekada na raw na nangongolekta ng laruan si Percival na umabot na sa mahigit 20,000 piraso ng laruan. Sa bawat laruan na kinokolekta ni Percival ay may makulay na kahulugan sa kanyang buhay. This is basically like a tapestry of my life kasi each of the toy is actually telling a story, a particular story in my life. Planong magtayo ng museum si Percival para makita ng publiko ang kanyang fast food toy collections. And that would be emotionally rewarding. Yung iba naman, alam nyo yung pag-nurture ng child within. No? It's alright for you to collect if that is your hobby and considering yung sentimentality. Kailangan din natin dahan-dahanin, sabi nga nila. No? Claire Lacanilao, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Jasmine Gabriel Galban. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.